Magayang pagbabalik, mga kaibigan. Ako ito, ang inyong profesor, at ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang worst year in history. Pero bago yan, kung trip mo ang mga ganitong video kung saan maaari kang matuto, i-click mo na ang like at subscribe button. Isama mo na din ang bell icon para sa mas marami pang mga video katulad nito. Napakaraming mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga millennials, ang nagsasabi na ang 2020 ang pinakapangit na taon para mabuhay. Pero sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung bakit walang makakatalo sa taong 536 sa competition ng worst year ever. Kaya naman, simulan na natin. Noong nagahari ang Byzantine Empire ay may isang Byzantine historian na may pangalang Procopio, este Procopius, ang nakapansin na may kakaiba sa paligid noong siya ay papuntang Sicily kasama ang kanyang boss taong 536. Kanyang sinulat na, "Sun gave forth light without brightness, during like the moon during the whole year, and it seemed exceedingly like the sun in eclipse, for the beams shed were not clear, nor such as it accustomed to shed." Medyo malalim ang English nito ni kaibigang Procopio, pero itratranslate ko yan para sa inyo mga kaibigan. Sa madaling salita ay nais niya lamang sabihin, ang ating haring araw ay walang sapat na liwanag, na tila ba parang gabi na ang umaga, at parang araw-araw ay eclipse. Sinulat naman ni Michael the Syrian, isang Byzantine scribe, na tumagal ang pagtatago ng araw ng 18 months. Madami ang inakala na hindi na babalik sa dati ang araw. Ayon naman sa mga researchers ngayon, ang dahilan ng pagtatago ng araw ay dahil sa isang napakalaking volcanic eruption na umabot malamang sa buong mundo. Pero kaibigan Profesor, ano naman kung walang araw? Maganda nga yun, hindi mainit at hindi ka pagpapawisan ng nakaupo lang. Kaibigan, pag walang araw ay hindi tutubo ang mga pananim, hindi makakakain ang mga halagang hayop, at magre-resulta ito sa noong tayo ay grade school pa lamang ay sinabi na ni teacher na kailangan ng plants ang araw upang mamunga at mag-survive. At dahil nga 18 months na walang araw ay hindi na kinaya ng mga pananim na mabuhay. At dahil dito, nagkaroon ng malawakang taggutom sa buong mundo. Samahan mo pa ito ng pagbaba ng temperatura ng 1.6 to 2.5 degrees Celsius dahil nga walang araw. Double kill na tayo dito mga kaibigan. Gutom ka na nga, nilalamig ka pa. Parang gusto na ata tayo ubusin ni Mother Nature noong 536 at may pinakalat pa siya na isang plague. Walang pinipili ang infection na ito, mula sa mga alipin o mga lower classes hanggang sa pinakamataas na posisyon. Ang isang simptomas ng sakit na ito ay pagkakaroon ng isang pigsa sa kamay hanggang sa kumalat ng kumalat sa buong katawan ng infected. Sabay tiris sa pigsa, labas ang nana. Yuck! At syempre, tulad ng pandemic na buwisit na COVID-19 na ito, ay madami din itong pinatay na tao. Umabot na nga sa point na hindi na sila mailibing at pinagpatong-patong na lang ang mga bangkay. Tinawag itong Justinian Plague dahil si Emperor Justinian ang namumuno that time. Nakakatawa lang isipin kung tinamaan ba ang kaibigan nating Emperor. Haha! Sa plague na ito ay tinatayang 50 million na katao ang namatay. Grabe! Naaalala nyo ba noong sumabog si Taal Volcano noong January? Ganon din ang nangyari sa mga kaibigan nating Chinese.
noong 536. Ang Nanshi ay 6th century chronicle na nagsasabi na maladilaw na abo ang bumabagsak mula sa kalangitan. Pinangalanan nila itong Wei. Nasa Tagalog ay abo o alikabok. Ang ashfall sa China ay simula pa lamang ng pag-iiba ng kanilang klima na pagpabalitaan na naghahalo-halo na ang summer at winter at bigla na lang magsusnow habang summer ang klima. Kaya kung nagre-reklamo ka na naudlot ang beach mo ngayong summer ay same-same na lang kayo ng mga tao year 536. Dahil din sa paiba-iba na klima ay nagresulta na naman ito sa hindi pamumunga ng mga pananim at nagkaroon na naman ng malawakang taggutom na tumagal ng 2 taon at nilimas nito ang 70% ng populasyon. Ngayon, balik tayo sa Byzantine Empire. Dahil nga sa matinding taggutom, pagkalat ng nakamamatay na plague at digmaan ay hindi na nakarecover ang Byzantine Empire sa mga ganap noong 536, kaya nilimas nito ang 35 to 55% ng kanilang populasyon noong 541. Naniniwala naman ang mga historians na ang plague ay nagmula sa mga daga. Siraulo talaga to si Mickey Mouse eh. Kaibigang profesor, ano naman ang mga patunay mo na talagang nangyari ang mga iyan? Ang mga researchers at ang mga dendrochronologists, ang mga tao nag-aaral sa mga edad ng puno sa pamamagitan ng rings nito ay napansin na may kakaibang patterns habang pinag-aaralan nila ang ilang Icelandic trees. Sinasabi na ang rings ng puno ay tila ba bumagal at napagtanto nila na nagkaroon ng parang cool down noong 6th century. Na-discover din taong 2018 matapos pag-aralan ang isang bloke ng yelo sa Iceland ay sinasabing nagkaroon ng isang volcanic eruption na sumira sa Earth at sinubukang ubusin ang tao noong 536. Kaya ang taong 536 ay masasabing pinaka o isa sa mga pinakapangit na panahon upang mabuhay. Matatawag natin itong Dark Age in human history dahil literal na dark. At ayun na nga ang pinakapangit na taon para mabuhay. Sa tingin mo, mas pangit pa din ba ang 2020? Ibahagi mo na ito sa ibaba. And as always, kung ikaw ay may natutunan o ikaw ay nag-enjoy sa video na ito, huwag mong kakalimutan mag-like at subscribe. Bukas din ang ating comment section para sa inyong mga opinion at suggestion sa mga susunod na video. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Laging tandaan, love, peace, and happiness lamang. Hanggang sa muli, ciao!